Philippine Army. Ito po ang palatuntunang magbibigay daan sa mga natatanging at kaganapan sa loob at labas ng ating Philippine Army. At syempre, mga kaibigan, mga katropa, makakapiling po ninyo ang iyong lingkod. Ako po ang iyong katropang si Eric at kasama po natin ang ating katropang si Jajo Thor. Yeah. Ayan po, dito lamang sa palatuntunan A Day with the Philippine Army. Manatili po kayong tumutok dito sa ating programa dito sa DWDD 1134 kHz. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Thank you.
ibang sounds dito, hindi maririnig naman ito. Yung bed ko ayaw. Bike na tong dalawa. Yung isa hindi nakasama. So itong volume, dalawang mic na yan. Look. Ito. Na hindi ka na-traffic kanina. Na-traffic ka, sir. Thank you.
Okay po mga katropa, kayo po ay manatiling tumutok dito sa 1134 kHz. Okay mga tagapakinig at tagapanood, ito po ang inyong palatuntunang A Day with the Philippine Army. Sa gabi pong ito ay atin pong tunghayan ang mga impormasyong nauukol po sa isinasagawa ng ating Civil Military Operations Regiment. Ano nga po ba ang Civil Military Operations Regiment Unit, katropang Jajo? Itong Civil Military Operation Regiment ay kumakatawan sa mga stakeholder at nakikipagtulungan ito para mailapit ang mga mamamayan sa gobyerno at sa Philippine Army, katropa. Yes, at syempre, ito yung isa sa mga saklay upang mabigyan ng dagdag ng seguridad yung mga ating mga kababayan, syempre, at nagbibigay ito ng iba't ibang proyekto upang maging tulay sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na dito sa Pilipinas, ano? Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Tama, partner, tsaka 64 years ng Civil Military Operation Regiment na nag-i-exist. At tsaka ito ngayon, kagaya na sinasabi mo, tropa, ay nagsuserve para magkaroon ng relationship ang populace papunta sa Philippine Army. Ikaw naman na tropang Thor. So maraming mga ano yan, ha. Magandang gabi mga katropa. So sa mga ating tagapakinig. So maraming proyekto ang ano, ang CMOR natin, no, sa Civil Military Operation Regiments. So marami siguro sa sobrang dami. Sobrang dami. Sobrang dami na papa yung kahit pagod na yung personal, natutuwa sila eh. Oo. Yung, alam mo yung tumutulong ka sa kapwa na walang hinihintay ka palit. Sarap na pakiramdam yung, especially yes, yung mga natutulungan mo. Isa-isay natin yung mga natin. Oo, mamaya partner. At isa-isay natin kung ano ba yung ginagawa ng CMO. Diba? Siyempre, ang alam ko mga katropa is katropang Jaja, katropang Tor, ano? Ito yung tinatawag natin na kinakandak lagi nitong Civil Military Operations Regiment na unit, itong medical mission. Nakikipag-tie up tayo sa mga barangay itong ating itong unit na ito upang magbigay ng mga activities sa mga iba't ibang barangay, lalo na dito sa Quezon City and syempre Metro Manila. Oo. Ito yung Civil Military Operation ay isa sa pinaka aktibong unit na pagdating sa mga mapadagdag seguridad man or tinatawag nating rescue operations, yeah. Lalo na yung mga halimbawa may mga kalamidad na nangyayari, lalo na mga pagbabaha at pag-ulan-ulan, yung bagyong nangyayari, syempre nandyan yung ating Civil Military Operations Regiment personnel upang magbigay ng tulong, ano. Mm-hmm. Itong unit na ito ang talagang pinaka-aktibo pagdating sa mga kalamidad. Ito hindi lang mga Civil Military Operations Regiment. Syempre, nandun rin naman ang buong sangay ng Philippine Army. Yes, syempre. Philippine Army. At syempre, imagine for the past 64 years Civil Military Operations Regiment or CMOR, exist to serve and serve to exist. Ano? Reaching out, touching lives for conduct of various CM activities for gain popular support. Yeah. Siyempre, yan yung sa pamumuno rin ng ating mga magagaling na opisyales na namumuno dito sa mga iba't ibang unit man or tinatawag natin dito sa Civil Military Operations Regiment. Batiin po na natin si Colonel Browner, ano? Magandang gabi, sir. Magandang gabi, sir. Si Colonel Romeo yes. S. Browner Jr., sir. Ang ating regiment commander. Regiment commander. Masipag. Napakasipag niya, sir. Ayo, wala akong masabi kay sir. Idol. Idol yan si sir. Actually, mga katropang Jari Jajo, ito yung regiment CMO natin is nagbibigay ng mga tao. Nagpapadala tayo ng mga tao doon sa Mindanao. Yes. Like Marawi, di ba? Nangyayari ngayon sa Marawi. Yung nangyayari sa Marawi. Marawi sa Buanga Siege. Nagbibigay, nagkakandak ng tulong. Nagbibigay ng tulong pa rin sa mga kabataan upang mapasaya, no? Yung hijab forces. Di ba? Yes! Sama hijab yan. Forces. Yung mga sila. Kababaihan nating sundalo. Hindi lang basta, ano, siguro nagpapadala nga, in addition,
Magpapadala pala ang ano, ang Seymour ng mga ano na, yung as in skills yes. Na ano na personnel natin. Uh-huh. So hindi lang 1st Division na nakikinabang, 4th Division, 6th Division. So whole army, whole ano, whole unit talaga yes, na kinabang. Whole army. So papagpapadala tayo doon ng personnel na personnel ng CMO. Yung mismo personnel ng CMO, yun ang magti-train sa mga yes. Division na Division CMO. Yan talaga yung ano. Yes, so yung capable natin eh, yung mga ano natin magagaling talaga yung mga ano eh, magagaling talaga yung pagdating sa mga bagay-bagay lang eh ng pag-train, magaling sila. Wala tayong masabi diyan. Syempre at madako tayo sa kasalukuyan ano ang team Civil Military Operations Regiment ay may mga naging proyekto ano. Naging proyekto at kasalukuyang proyekto na isinasagawa ngayon. Isa-isay natin yan. Marami yan. Kagaya nga sinabi mo, Katropa Tor, iisa-isay natin yung mga ginagawa ng CMO. And then yung as a whole, as a Philippine Army. Kung so, ano yung ginagawa. In support. In support yeah. Sa other units. So, without them, ano ba naman? Siyempre, di ba? Siyempre. Ayun, isa-isay natin, Katropang Eric. Katulad po nitong ating mga proyekto po ng ating Civil Military Operations Regiment, ito yung tinatawag nating Project Showbox. Itong Project Showbox nito it warmed the heart of Civil Military Operations Group personnel or regiment to be able to draw out smile in the faces of elementary pupils located in conflict affected barangays no or even in calamity stricken areas for the indigenous sector. Showboxes contain basic school supplies, hygiene kit, ano, reading materials and inspirational message from the donors themselves. Ito yung mga isa sa mga pinapaabot ng ating mga kasandaluhan na naging bahagi lamang ito ng pagganap nitong nangyari katulad dito sa Marawi Siege. Ito po ay ang Civil Military Operations Regiment, lalo na yung mga personnels doon isa naging tulay lamang po no pero ang gumawa po nito is yung mga kabataan. Yung mga schools katropang tour mga school supplies na dinodonate nila yes so ang ginawa nila kaya tinawag siyang Project Shoebox nilagay siya sa may ano sa may shoebox yung talagang magamit ng ano gamit ng karton ng mga sapatos so doon nila inipon yung mga exist na mga gamit nila yung hindi nila nagagamit lalo na yung mga university nagbibigay sila kasi talagang ganun sila ka helpful sa mga bata sa mga affected indigenous people yung mga yes, yung alam nilang hindi maabutan ng mga ano mga tulong tsaka yung malalayo mga eskwelahan ano ba yung mga laman-laman ng mga shoebox na so isa-isay natin siguro ruler pencil papel yung mostly school ginagamit nila mga school supplies yung mga eraser so galing din yan sa mga estudyante di ba galing sa estudyante galing. Meron din mga meron din mga civilian na nagdo-donate and then kinukuha ng drop ng kinukuha na ano ng hindi natin kinukuha bali tayo pinapadala sa ating patay kasi baka isipin nila tayo yung tulay nila para maipadala doon sa mga nangangailangan. Actually, nakasama ako one time mga katropa eh. Hinahauling natin ito like dito sa Miriam College na alala ko nung 2016 ba yun? Mm-hmm. Naghauling kami, ang dami, sobrang dami ng showbox. Halos dalawang truck yung hanakot namin, hindi pa nakontento. Kinabukasan, binalikan pa namin. Ang dami mga taus-pusong tumutulong dito sa ating mga kapuspalad ng mga kabataan na porsigidong mag-aral ano at ito namang yung mga nagbigay ano napakalaking napaka blessings talaga na nagbibigay sila ng tulong dito sa ating mga kabataan lalo na sa pangangailangan nila sa mga schools napakahirap kasi napakamahal po ng bilihin ngayon at syempre ilan ba yung mga nabigyan ng mga beneficiaries natin doon katropa? So, yes. Total benefit. So, nagsimula tayo ng 2013 to date, up to date. So, 269,069. Beneficiaries. Yun pala. So, napakarami na. And still counting yan.
still counting yan kasi tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy yung ano natin. So, hindi pa rin sarado yung open pa rin yung open project shoebox niya. Project shoebox niya, tuloy-tuloy yan. As long na as long na may mga civilian tayo na ano na handang tumulong sa ating mga kababayan. Maganda. Kumbaga ito yung tinatawag na forever talaga. May forever dito. Oh, diba, Katropa, may forever dito. Walang forever. Imagine for 2016 Civil Military Operations Group na naging regiment na ngayon, no? Adapted din for a project showback. Yung mga student na nagbigay tulong sa mga estudyante din. Mga estudyante din para to promote the value of a university and sharing among student through partnership with the private school in Metro Manila from exception. In 2013 up to date, 'di ba? Napakasarap isipin ng mga bawat kabataan natin na talaga nga sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya yung mga kabataan na iniingkayat namin na tulungan natin ang mga kapwa natin estudyante upang makamtan pa nila at makamit nila yung mga inaasam nilang sa buhay. Kahit sa papano na maliit na bagay man lang yung ballpen, lapis, papel na maibibigay natin is napakalaking ngiti ng mga kabataan na nakakatanggap nito, ano? At kahit makakasave din ng mga magulang. Yes. Oo, oh, syempre, 'di ba? Alam mo naman ang sitwasyon ngayon. Oh, mataas diba? Ang bilihin. Oo, 'di ba? Mataas. Mm. Hindi naman sa Pilipinas 'yan eh, sa buong world market 'yan eh. World market 'yan. So malaking tulong talaga itong project shoebox. Sabi nga, pag may isang kilong silikan na, milyonaryo ka na. Ah, bo. Mahal na mahal. Imagine na Katropang tour, ano yung ilang benefit niya, total of 269,000. And counting. And counting 'yan. Actually, nakita ko to nung ano eh, nakita ko to, naging saksi talaga ako eh. Is yung project showbox na sinakay doon sa Tugo. Oo. Sa Pier 14 ba 'yon doon sa oo. Metro Bandang Manila. Bandang Pier. Manila. Sa Pier doon, sa Pier. Talagang ramdam na ramdam ko yan kasi isa ako doon sa mga nag-hole. Eh. Yes. Talagang kailangan kung willing kang tumulong, talagang kailangan mong ipadala agad yung tulong para hindi nga naman na matenga yung mga gamit at may nag-aantay para sa mga gamit na yun. Yes. No, kasi binigay yun ng pagmamahal, tatanggapin ng pagmamahal. Ah, oh, yes yun. Ang bait talaga. Ang bait talaga. At siyempre, yung alam mo yung nangyari doon sa Marawi is napalaking tulong noon mga katropa, no? Yung mga project showbox na yun. Oo. Yung binigay sa kabataan lalo na doon sa mga naapektuhan. Naapektuhan nung Marawi siege that time. Ilang last year. Hindi ko lang maano, siguro more or less napakaraming school. Maraming school yun na nagkaroon ng benefits doon. Kasi isa sa mga bagay yun ay kaparaanan para yung mga bata ay matuon ang pag-iisip sa pag-aaral. Yes. Nakakatuwang isipin. Okay. At siyempre yan, hindi lang yung ginagawa ng Civil Military Operations Regiment yung magpadala ng project showbox. Tayo mismo ng mga katropa nating kasundaluhan yung lumalapit sa mga schools like tinatawag nating Pinoy Batang Bayani or PBB. Ano? PBB. Yun yung PBB, ano? Ito yung PBB is a program on its fifth year, ano? 50 is as a continuously made high impact as a Philippine Army soldiers become a big brother and a sister of former street children being administered feed giving shelter and educated by a Tuloy Foundation Incorporation sa pamumuno yan ni Ma'am ni Sir Jojo. Father Rocky then ang principal sa Tuloy Foundation sa Don Bosco Sir Jojo. Sir Jojo. At siyempre mga katropa, isa pa ito sa pinaka magandang panimulain ng pagbigay serbisyo publiko nitong ating mga kasundaluhan because the train facilitator daily turn of kuyas and artists by Tuloy Kids Sablia Imbibe and values and discipline nitong ating mga kasunduluhan, patriotism, love of country and sense of responsibility through classroom instruction, no? Complemented by outdoor activities. As a total of katropa, no? Total of 650 na Tuloy Kids, ito yung mga kabataan. Now active ngayon. Yes. Active sila. Are now certified PBB graduates who wear their PBB dog tags active. With pride. Oh, di ba? Nakakaganda. Active yan. So, binabati ko nga pala yung mga taga Don Bosco kids dyan, ha? Yung mga, especially 5B, okay.
I-mention ko pangalan nyo, Nathaniel, Rafael, Ayril, Vladimir, Bradley, Antoinette. Okay, ha? Ito may mga estudyante. Mga estudyante ko to eh. Kasi ako, kasama rin ako sa mga atising kuya, sa mga atising kuya sa nagtuturo dun sa ano eh. So kagaya nga sinabi ng tropang Eric, patriotism, tsaka discipline, yun yung minumold. Minumold sa kanila. Sa PBB. Yes. So, okay. Diba? So ang ginagawa lang natin mo dun, how, bakit, paano sila mold, tuturo natin, same pa rin. Para hindi maging... Nagsimula pa rin, maggumamit ng pot, opo, magmano sa... Napaka-importante yan. Sa mga matatanda. So, ganun kasi, yung ano sila. Kasi, doon naman tayo nagsimula lagi. Ang Philippine culture kasi. Philippine culture lagi. Doon tayo magsimula, doon tayo sa mga kauna-unahan. Pakita natin kung anong meron sa una na wala ngayon sa bago. Oh, kasi 'di ba, as I know, former street children to mga to, 'di ba? Street children. No, street sila kasi yun nga kulang na rin sa gabay ng mga ano. Oh, so nagkaroon ng way para tulungan. Catholic school to, 'di ba? Catholic school. Sa PBB, 'di ba? Kaya tinawag na Pinoy Batang Bayani kasi yun nga mamomold natin sila and then pag lumabas na sila dun sa school, disiplinadong mamayang Pilipino sila. Mostly tinatanong ako ng mga estudyante ha, katropa Jojo. Tinatanong ako ng estudyante ko, sir, sabi niya, huwag mo ako tawagin sir, ako kuya lang. So, doon pa lang, inano natin na sila na may dapat maano, okay sana, pero nasabi ko na lang doon, you can call me kuya na lang. So, sir, paano po ba mag-military? So, sabi ko sa kanya, huwag mo muna isipin ang pag-military. Isipin mo muna, mag-aral ka, then after nun, tsaka ka, mo planuhin ang pagpasok ng military. So, bibigyan lang kayo namin ng background. So, naging kasama naman sa mga activities. May mga kasama ba bang marching? Marching yan, kasama. So, parang pinano na rin. Hindi parang ano, katropa eh. Parang pinapa-adapt na rin sa kanila yung military courtesy and discipline. Oo, tama. Hindi naman yung nasa training na talaga. Binibigyan lang sila ng mga magagandang panagdag kaalaman. Like for example, nagtuturo din ng mga like educational ano, like Philippine history, yan tinuturo ng ating mga kasundaluhan, di ba? Para ang naging trabaho natin as substitute teacher. Kahit pagkakaalam ko kasi pag oras na ng turo ng mga armed forces doon, tuwan-tuwa yata ang mga bata. Ay, diba? Nako. Talunan pa. Mm. Nagtatalunan pa. Parang hindi na yata nakikinig sa unang klase. Iniintay na nila yung oras ng AAP. Oras ng AAP, sabi niya. Pag na-late pa kami, pinapagalitan pa. Sir, late na naman kayo. Oh, yun. Pasensya na, siyempre. So talaga nag-sink in sa mga batang ito yung pagtuturo sa PBB, di ba? Alam mo, one time katropang Jari, Jajo, nakakatuwang isipin nung dumalaw tayo dun last Thursday, ano? Yung napapayakap sa yung bata, napaka-disiplinado, nagmamano. Oo, nagmamano. Di ba? Nagmamano yung mga kabataan. Sir, hello po, kamusta po kayo? Alam mo, yung parang kahapon lang kayo nagkita. Tapos yung ngiti nila is hindi maipsan kasi yung kagandahan ng loob nila na itinuturo siyempre ng mga teachers doon is na-a-adapt nila. Lalo na itong ginagawa ng mga kasundaluhan natin. Ano? Pero mahabang proseso. Tropa, mahabang. Kasi galing nga sila sa street, galing sila yung mga street children. Mahabang proseso bago sila talaga na ano. As in talagang... So, ibig sabihin, ano talaga, talagang parang yung PC mo, mahaba talaga. Kailangan na habaan mo lang yung PC mo doon sa mga bata. Kasi galing nga sa street eh. So, medyo matigas ang ulo nung una. Medyo matigas ang ulo. Alam mo naman yung mga, hindi natin naman masisisi. Hindi natin masisisi. Bata at bata pa rin yan. Bata at bata pa rin yan. So, dahil nga mahahaba yung pasensya ng mga teacher nila doon, same time, pasukan pa natin na dapat ano eh. Kasi mostly dapat, ayoko sabi nila, hindi kaya nakakatakot. Walang nakakatakot eh. Hindi naman nakakatakot ang mga sundalo. Sinabi ko na sa mga bata, hindi kayo, wala dapat matakot sa mga sundalo. Dapat matuwa kayo pag nakakasalubong kayo ng sundalo. Why? Yes! Oo. Tama yun. Bakit matuwa kayo? Kasi yan ang magiging bantay ninyo. Oo. Soon, kung gusto mong maging sundalo, ikaw rin, magiging bantay ka siguro. Ng ika nga nang sabi ng kata, habang ikay tulog, ako'y nakabantay sa'yo. Parang kanta ng bambu. Siyempre, ito yung tinatawag natin na malaking bagay ano, ng ginagawa ng ating mga isa sa pinaka unit itong Civil Military Operations Regiment ano, ito yung ginagawang tulong ng mga kasundaluhan natin sa mga kabataan. Yung benefits ilan yung graduate? 652. Oh, ang dami na to. Madami na. Ngayon ready na sila sa next chapter. So ang Don Bosco, marami silang ino-offer ng mga jobs.
mga courses. Oh, courses. So calls, pwede na silang hindi sila layo eh. Ano doon na, meron yung training ng mga call centers, electrical wirings, driving. So, believe, So, may PBB dog tags din sila. May PBB dog. Parang ano nga eh, parang nag-military na sila. Ah, ganun. So, ayan, makikita yung mga pangalan so, na doon. Iba talaga din talagang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines. Nagiging, mayroon tayong iniiwang tatak sa kanila. Okay. Yung tatak na maganda yung nagiging feedback eh. Kasi, saan pa ba naman na, ano, kung sino pa naman magtutulungin, kung di tayo-tayo lang. So, ganun lang ang buhay. Tulong mo ako, tutulungan kita. Di magtulungan tayong dalawa. Okay. Siyempre, ito, reciprocity ano yung Tuloy Foundation Incorporation has lent 3 mobile computer laboratory vans in the Philippine Army. Mm-hmm. MCL is a 40-footer containers van equipped with a desktop computer, ano, basic electronic equipment, air conditioning units and built-in comfort room. Napakaganda kasi kahit papano eh nakukumpleto yung mga dagdag kaalaman ng mga kabataan. Oo, galing. Lalo na sa pagdating sa mga mapanibagong teknolohiya. Yeah. Parang hindi na huli. Kasi yung ginawa to, ginawa tong MCL na to para may alternate way. Kasi ito operated na to eh. Ano na to eh? Operational lang. Operational siya. Hindi mo na kailangan talaga ano lang to eh, yung tawag nito, yung ano lang siyang ginagamit natin. No, kuryente yung ginagamit nito. Yung kuryente na ginagamit nito. Generator. Kahit saan. Kahit ang hirap banggitin. Ang hirap banggitin. Pero, generator. Ibig sabihin, kung generator ang gamit niyan, ibig sabihin, pwede siya ma-deploy kahit saan. Kahit saan. So, besides, Actually, katropang Tor, katropang Jajo, no? Through the mobile computer laboratory in Luzon, ha? Luzon, Visayas and Mindanao na deploy. Ang civil military operations has been conducting basic computer literacy course ano among military personnel, their dependent as well selected local community resident in to including indigenous people, yung mga hindi napupuntahan ng iba kaya nakakapag-aral yung iba. So talagang nilapit talaga dun sa mga Luzon, Visayas, Mindanao. Ang galing na nakaisip na ito. Kilala ko yung gumawa ng MCL at yung nag-design. Close kami. Oh, ibig sabihin, masebo yung utak nito. Hindi lang masebo, matabang. Pwedeng pakuluan natin. Pwede. Close, alam balik, parang classmate mo pa nga yata eh. Ang daming naiisip ng Civil Military Operations Regiment. Oh, para makatulong. Yung mga high-tech na mga yung kagamitan. Innovation yan. Siyempre, gabay din na yung mga previous commanders natin. Siyempre, ngayon si Sir Browner. Yung mga innovation, napakaganda. Ang gaganda ng mga innovation. Isipin mo na, diba, yung mga out of this world na mga, pero kaya, at alam na kakayanin ng mga tropa. Ang daming iniisip ng ano, ang daming nagagawa ng Civil Military Operations Regiment Unit. Kasi, isa pa dun, napakaganda ng mga proyekto is, hindi sila nag-aalangan na mag-select ng mga tao. Lalo na yung mga nag-a-apply, mga aplikante, yung sineselect talaga nila is yung selected personnel na magaganda yung talent. Hindi lang yung talent na yun is na pagpabuo nung magandang ehemplo o halimbawa para maibigay sa taong bayan, no, ang serbisyo na yun. Saan pa pagpapasok pala kasi sa atin ng mga ano ng sundalo, pumugahe tayo, mga CS natin. So talagang himay na himay. Yes. Meron pa yan, partner, may singit ko lang, no. Kasama pa yan yung pinapasok ng CMO, yung spiritual enlightenment sa atin, 'di ba? So may mga tinatawag na Bible study na rin. Siya naman kasi hindi naman siya talaga pinoporsay kung anong religion mo. Basta, pero at least mayroong kagispe ayun. Nandoon yung maintain ng spiritual enlightenment. Yes, po. Yun. Hindi naman yung sinasabi na pinag-uusapan diyan is religion. Is religion. Yan. Yan yung relation mo sa Diyos. Kailangan talaga 'yan. Bilang sundalo, siyempre, 'di ba? Kailangan mo ng kapit sa taas. Ayun. So, 'yun isa sa mga ginagamit ng kaya ka pala laging maswerte. Ha? Lahat tayo maswerte. Lahat tayo maswerte. Maswerte ba ako? Maswerte tayo, maswerte tayo. Maswerte. Maswerte. Kasi kung hindi ka maswerte, partner. Wala tayo dito.
at walang nakikinig sa atin ngayon. Okay. Yes. At pinapasalamatan namin yung mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live. Nabasa mo na? Ah, hindi pa. Nakita rin, sulyap ako si Ma'am G nanonood. Ah, si Ma'am G. Shoutout kay Ma'am G, kay Ate Car, Ate Maricar, tsaka kay Sir Darius. Siyempre, pasalamatin natin yung stakeholders natin, ano? Oo, oh, yung mga stakeholders pala natin. Tuwing nagkakandak tayo ng Civil Military Operation Regiment Medical Mission. Yeah. Sila Ma'am Kunanan. Yan yung walang sawang, unlimited na gamot yata yung binibigay na galing. Ay, yun nga, sobrang unlimited eh. Kasi alam ko ang sikreto ni Ma'am Kunanan. Ano? Nagbibigay siya and then binibigyan pa rin siya ni God ng mga blessing. Kaya, tuloy-tuloy. Unlimited talaga. Yung provision nandun talaga. Tapos yung PMRC. Yung PMRC Motor Riding Club. Yan, isa din yan sa mga stakeholders natin. Partner sa partner natin. Din natin yan. Ayun. Dami. Community service, ano? Oh, community service. JCI. JCI. Ayan pa. Tapos yung mga iba't ibang sector. Sobrang dami talaga, partner. Kasi sobrang loaded talaga. Kung isa-isa yun, dami. Kung isa-isa natin yung mga stakeholder ng regiment, ay... Kulang ang dalawang oras yata. Ang dami. Sabi ba, banggitin lang natin, kulang ang dalawang oras. Ganun karami? Ganun karami. Sobra talaga. Ayun, yung iba pa may, alam mo yung Jollibee, di ba? Tinapatan din ng ano yun. Meron siyempre mga kaibigan, meron pong ang Civil Military Operations Regiment po ay nagsasagawa ngayon ng additional member. Christine as Sergeant Juan and Sergeant Juana. Yan. Ano? When Civil Military Operations celebrated its 63rd founding anniversary in August 2017. Yeah. The soldiers' mascot help promote ordinary soldiers and give added attraction as impact during army special event. Ito yung pinadala din sa Marawi. Okay, ito ba yung tinatawag? Baka hindi alam ng mga taga-kapaginig natin at taganood. Ano yung Sergeant Juana at Juana? Ito po yung mga mascot. Mascot. Bago yan. Bago namin tropa yan. Kalaban nila Jollibee yan. Hindi naman. Hindi naman kalaban. Ay, hindi pala. Tropa din pala. Tropa. Tropa. Kasi karamihan ng sundalo minsan, doon din eh. Katropa ni Jollibee yan. Katropa ni McDonald yan. Ay, katropa yan. Mga katropa yung mga yan. Nagkita-kita ngayon sila. Sa Marawi lang po nagkita-kita yan sila doon eh. Kasi ang Jollibee po, nagpartner din yun sa Marawi. Sa Marawi. Actually, natiran ka rin yata doon sa Ground Zero, di ba, ng Jollibee? Sarap yan ng Jollibee. Vida ang saya. Tapos, si Sergeant Juana at Juana, yun din yun yung time na nagpasaya doon sa mga displaced people doon sa... Nagulat yung mga bata doon. Meron na palang mascot ang mga sundalo ngayon, ha? Even ba't yung mga matatanda, natuwa sila. Isipin mo, ang laki na mukha ni Sergeant Juana, di ba? Pinisil-pisil. Sabi ko, mananakit po ang kamay ninyo dyan. Mananakit. Hindi po yan malambot. Matigas po yan. Ayun ang kasabrang. Sa sobrang cute kasi ng dalawang mascot na to. Ito, yung mga bata, napapahag na. Sabi niya, parang ayaw umalis eh. Parang ayaw umalis yung mga bata na to. Galing, di ba? Sabi nga nila, sino naman nakapag-isip nito, innovation, sino naman nakaisip ng mga ganitong ano, which na talagang nagtatransform tayo. Yan. So habang nakikipag digma ang ibang tropa ng mga militar, may nangyayari din sa loob ay sa labas na ginagawa ng Sergeant Tatuana, nagpapasaya naman. Habang ginagapi ang isang lugar at para kunin, ito namang ginagawa ng Sergeant Tatuana naman, kinukuha tama ang atensyon ng mga bata. Para hindi sila ma-stress. Siyempre, hindi mapo yung focus doon, hindi mapo-focus doon sa may nangyayari sa lugar. Doon mapunta sa nangyayari doon sa mismo. Magandang benepisyo 'yan, katropa. Napakarami pong selected soldiers na biniyayaan talaga ng talento na kinukuha ng Civil Military Operations Regiment, ano? Lalo na 'yung mga aplikante na naging sundalo na. Yung tinatawag na the skills expertise of Civil Military Operations Regiment personnel were being highly complemented by a mission essential equipped, no, in a photo videos, yun din ang ginagawa ng ating mga ng unit na yan, production, yung mga production, audio video editing,
mobile radio broadcasting system na pinadala din dati noong sa kapanahunan ng gera doon sa Marawi. Sa Marawi. Manpack loudspeaker ano and yung lead band. Oo, speaking yung itong radio boat nito like mobile radio broadcasting system. Ikaw yun eh, kayo yun eh. Kayong dalawa yun eh. Napakalaking impact po ito na magbigay ng serbisyo publiko lalo na yung mga dagdag kaalaman po no na nangyayari sa Marawi noon is na ibabalita kasi brown out noon eh. Oo, kasi pagkakalam natin doon partner is wala talagang radio na nag-plug doon. Wala akong radio. Walang radio. So, pero sa Iligan. Oo, sa Iligan. Pero sa mismo doon sa Marawi, wala. Sa inyo, kaya doon pumasok muli ang regiment para doon na i-broadcast kung ano yung mga nangyayari. Yes. At the same time, in addition doon, yung ginawa ninyo, may alternate way pa. Siyempre doon sa ground zero noon, yung inimbento ng CMO. Alam nyo yun. Manpack loudspeaker. At isa ako doon. Proud to be. Proud to be kasi yung classmate mo yung halos mag-design yan eh. Magaling din talaga. Yung audio editing, ito rin yung mga ano eh, yung gumagawa ng mga movies, di ba? Sa pinapalabas sa Facebook. Yung mga mostly nakikita niyo yung mga ano sa Facebook, mga katropa, mostly ang gumawa niyan, C-More than CRS. Oo. Yan. Mostly yung mga ano, makikita niyo mga video doon na pinapost ni Cher. Oo. Seymour ang gumawa or CRS. So napakagaling, 'di ba? Skilled talaga siya. Yung lead band naman, katropang Eric. Ano ba yung lead band na Itong lead band na ito tinatawag natin na may ano screen ano siya? TV, yung malaking ano. Para yung doon sa mga billboards na mga digital. Para kahit nasa open area siya is nakikita ng mga kababayan natin ano piniplay yung mga nangyayari or mga ginagawa ng ating mga hukbong katihan ng Pilipinas or hindi lang man yung ginagawa ng part ng Armed Forces of the Philippines ano ito yun na para makapag show ng mga iba't ibang klase ng ginagawa nitong ating mga kasundaluhan para makita naman ng ating mga kababayan ayun hindi so, lang ginagawa ring monitor. Tama partner, may nag-comment pala dito si sa Facebook Live natin si Ma'am G. Kung pwede daw bang invite si Juan at Juan sa Nueva Ecija? Pwede. Yes, pwede. Ma'am G, alam mo niyo naman kung paano mag-request at maluwag ang pintuan ng Seymour para sa inyo po. Diyan. Para magpasaya muli ang mascot ng Philippine Army. Dali. Meron ding ano, meron ding banda yung regiment. May banda rin yung regiment. Oo, kilala niyo yun. Ito pala yung mga tumutugtog din to sa mga barabarangay. Since 2008 pa rin silang tumutugtog. 10 years na sila. Isang dekada na. Yan. Still kicking. They kick. Okay mga katropa, at manatili po lamang tumutok dito sa ating programa dito sa DWDD 1134 kHz. Ano? At magbabalik po kami makalipas ang mga ilang minuto.
church. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Woo! Girls, what y'all trying to do? What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Woo! Everywhere I go, they be like, I'm
Yes. Yes, magandang gabi po ulit sa lahat. At syempre kayo po ay nakatutok dito sa DWDD 1134 kHz. Yes, so magandang gabi ulit sa lahat. Sa mga gusto pong mag-like sa Facebook page ng DWDD, ano? I-type lamang po yung DWDD, Katropa Radio. At i-like na rin po para subaybayan nyo po yung ating mga programa dito sa... Pwede din sila makibat in sa mga ano, sa mga usapan natin. Okay, yung mga ano niyo, yung mga request niyo, siguro mga message niyo, pwede namin basahin. Ayun. Pwede kayong mag feel free po sa pinag-uusapan namin. Pwede po kayong mag-comment and pwede kayong mag-suggest o makipagkwentuhan lamang po. Ayun po. So, nagbabalik po muli kami sa programang A Day with the Philippine Army kasama ng pinanguna ni Tropang Eric. Yes, siyempre mandako tayo sa training accomplishment naman ng Civil Military Operation, no? Ito yung has trained to be to date a total of 889 personnel, both officers and enlisted personnel, to include personnel from Bureau of Jail Management and Penology and Philippine Air Force, syempre, at saka yung hindi pa huhuli dyan yung Philippine Navy and Philippine Coast Guard, and a foreign student from Indonesians and Cambodia in a bio CMO courses. Ito yung minsan ito yung kinakandak ng Civil Military Operations sa school, yung nagbibigay ng iba't ibang klase ng training upang matuto palalo yung mga kasundaluhan natin. Yun, hindi lamang yun, di ba? Kasama yung, kagaya ng banggit mo, Indonesian, di ba? May mga ano, foreign students. Student tayo. Malaysia, Indonesia. Meron tayong mga nag-aaral din na from other countries dito sa Civil Military Operation School. Yan. Ito po yung may tatlong ano dito na tinatawag na courses, no? Hindi lang yun. Isa dito yung Information Support Affairs at Public Affairs and Civil Affairs. Yun. May mga additional pa na, no? Mga training doon. So, ayun nga. Feel free. So, feel free nga, sabi nga nila. Pwedeng matuto. Libreng-libre. At kagandahan dyan yung iba't ibang ibang bansa is nakikilahok para kumuha ng ganitong kurso. Oo, ng isang CMO. Operator. Ng CMO courses. So yun, maganda talaga sa inaalok ng CMO kasi libre aral. Ikaw ba? Ano bang kinuha mong schooling sa CMO? Libre aral, tapos may matututunan ka pa na libre din. Libre. Kasi yung iba sa outside, kailangan mo magbayad. Kasama din dyan yung ano, kasama din dito po yung katropa, yung Philippine National Police, ano? Ito yung isa din sa nakukuha din nilang mga kurso, isa nagagamit nila sa kanilang mga unit. Oo, yun naman. Ayun. Parang kayo. Ano bang course mo? Tapos batiin natin yung nasa Basilan na na-deploy ng mga CMO. Ayun doon, nanonood sila ngayon dito sa Facebook Live natin. Sila Tintin, dando niya sa Marawi. Yung mga na-deploy na mga tropa natin doon. At syempre, pagdating naman sa mga ganyang courses, nai-involve din dyan yung mga ipinagbabawal. Syempre, like drug abuse, ano? Oh, dear. Ito yung tinatawag natin na kinakandak din po ng Civil Military Operations Regiment personnel, yung mga tinatawag nating DARE or Drug Abuse Resistance Education. Yung Civil Military Operations Regiment natin na has made another breakthrough, ano? 29 Philippine Army soldiers, no, form part of the DARE training conducted by DARE Philippine in September 2016. And the training usually participated in only by members of the Philippine National Police. Ito nga. And featured by the first DARE and soldiers. CMO personnel were also selected and trained by their America during a 10-day training for their curriculum officers in November.
Last year, together with the Philippine National Police personnel, whereby itong katropa ng CMO na si Jovelyn Domingo was highly commended by the commanding officers ano of Connecticut State Police Troops and the head mentor of their America na like itong si Lieutenant Timothy Medin. Ayan, yung kanilang... So, bigyan ka ng background yan. Siyempre, ang isang katropa natin dito, dear officer din siya. So, bigyan ko ng konting background niya ni katropang Jojo. Ayan. Ayan, sa ating mga tagapakinig at binabati po natin muli yung mga nasa Facebook Live at sa mga naipit ngayon sa traffic at yung mga naghahapunan ngayong gabi, magandang gabi po. Kay Sharon. Ayan, kay Sharon. Ayan. Sharon Flor Campos. During the first quarter, yung their soldiers to the student in some school in Taguig City, ano? At syempre yung Muntinlupa at Quezon City involved yun dyan sa pagkandak ng dare. Ano, ito yung tawag nating ginagawa ng ating mga kasundaluhan. This initiative, mga katropa, is a response to ating presidente, ang masipag nating presidente na si President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung aggressive campaign in the fight against illegal. Siyempre, kasama tayo dyan. So, hindi natin tolerate talaga yan. Kaya nga, ito, yung kaya sa DWDD na yan, ano yan eh, malaking tulong to kasi dati, ginagawa yan kasi kung naalala natin, 90s, nagtuturo na itong mga pulis na to dati, sa mga DWDD. And then kinuha at inadapt pala, stand corrected, na inadapt ng Philippine Army ito, parang kagaya ng sinabi ni tropang Eric na address para yes, tugunan yung pananawagan ng ating presidente. So itong there umaksyon din kaagad itong sundalo. So ang ginagawa ng mga sundalo doon sa eskwelahan ay para sila i-aware kung paano ang magiging dulot ng masamang drugs sa katawan, sa pamilya, at sa kinabukasan. So, itong mga tinuturuan nito is grade 5 to grade 6 students. Ito yon. So, malaking benefit yon kasi habang nagle-lesson itong mga their soldier natin doon sa mga nabanggit ni Katropang Eric sa mga lugar ng Taguig, Muntinlupa, at Quezon City, ay talagang nakapag-graduate sila almost 1,000 din. And then marami ding nabago yung buhay sa pamamagitan ng mga bata. Sa turo ng mga teacher na mga sundalo, yung isang bata is yung father niya or yung parents niya is related doon sa tinuturo. And then na-address nung bata kung paano turuan yung tatay na layuan yung vision niya. Yes. Sa tulong ng maputol po natin yung ating programa. Okay. Itong ating ano. Mayroon po tayong live dito ngayon na kasama po natin nasa kabiling linya si Ma'am Dabo pang magbigay ng kanyang mensahe, ano? Okay. Yes, ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi, no? At syempre pa, lalong-lalo sa ating mga taga-Pekinig at taga-panood ng A Day with the Philippine Army. At syempre pa, no, natutuwa tayo ngayon dahil muli ay naririto na naman ang ating palatutunan upang magbigay ng mga natatanging informasyon, ano, context sa mga kaganapan sa loob ng labas. Siyempre po, ito po ang pinag-iwag si Karen Dabo. Direkta po, nandito tayo no, sa pulong hintilan ng ating kapulong kakihan ng Pilipinas. Kasalukuyan ay meron po tayong Thanksgiving dinner no, na ginaganap at hosted by the Commanding General Philippine Army. At siyempre pa, no, sa pagkakataong ito, ay magkakaroon tayo na pagbibigay ng dawat o yung pinatawag na natin award no, para din po sa ilan sa ating mga stakeholders para sa gabi ito. At kabilang na rin ano, yung ating mga stakeholders coming from the Tarlac Heritage Foundation, na rin yan si Gwanya Isabel Kowangko Suntay, ano? At si Dr. Isabel Kowangko Suntay. Ayan, sino po ay pawang nagbigay ng kanilang mga kontribusyon, ano? At ito'y kabahagi ng Tarlac Heritage Foundation, ang organisasyon ano, na naglunsad ng Hati ng Lunas Project, na kung saan ay naglalayong itong makapagbigay ng ligtas at ika ngay very cheap or affordable food no bilang
para rin ito'y maging alternative source of our health, of alternative medicine at iba pang mga various yung mga various medicines pa, no? O ika nga yung mga herbal ito eh. Actually, ito ay bahagi ng kanilang Hardin ng Lunas Project. Actually, no, itong ating Hardin ng Lunas Project, hindi lamang ito hindi lamang ito sa iba't ibang mga divisions, sa mga ikangay yung mga areas, in the field, but as well as dito, no, sa Philippine Army Headquarters, meron na tayo ito. At syempre, kabilang din dyan, nagbigay din sila ng pagkakataon, naging responsable sila sa remodeling at immigration na iba pang mga quarters ng Philippine Army. Yeah. At nagbigay daan din sila sa pagbibigay ng relief goods, sa pamagitan ng Joint Task Force Marawi ng Marawi Crisis. Yeah. Ito ay somehow nagbigay ng physical and moral strength para sa ating mga kasundaluhan doon mismo sa battlefield. Mm-hmm. Sumuporta rin ang grupo ng mga kabahagi ng Tarlac Heritage para sa humanitarian assistance and disaster response program ng Philippine Army. At bigay ito ng tirahan, pansamantalang tirahan para sa mga internally displaced persons. Kabilang din yung project din nila, yung Bahay Pag-asa. Ayan, Bahay Pag-asa project na nagbigay ng pag-asa para doon sa mga residente ng Marawi, hindi lamang sa Marawi kundi for the whole country, na nagre-recover from the aftermath noong nangyaring crisis. At syempre paano, tumulong din sila, bibigay daan upang mailathala at maipalimbag o maipublish itong Marawi and Beyond, the Joint Task Force Marawi City, sa pakikipagtulungan ng Operations Research Center ng Philippine Army. Alam mo, sa sa linggong ito, actually, in the whole week was a busy week for the Philippine Army, as last Saturday, we hold the Philippine Army fan shoot, at ito ay, fan shoot na ito ay in honor of the Commanding General of the Philippine Army, at nagkaroon din ng dual meet between the Philippine Army at Philippine Air Force noong Sunday naman yan. Nito nga lang nakaraang nito lamang nakaraang Lunes ay ginanap naman ang launching inauguration and launching ng Philippine Army Heritage Gallery, kung saan ay makikita yung mga iba't ibang campaigns, ito yung mga kampanya ng mga panahon noon na kung saan naririyan yung mga internal campaigns, para dun sa mga communist terrorists na New People's Army, Sessionist Groups, at saka yung mga terrorist organizations. At yan ay mismo sa headquarters ng Philippine Army, kung kaya yung iba na magagawin mismo sa headquarters ng Philippine Army ay kakaiba na po, yung mismong hallway ng headquarters ng Philippine Army ay meron na tayong tinatawag na Philippine Army Heritage Gallery. Ayan, makikita doon yung Gallery of Revolutionary Victories. Ito yung mga yung tradisyon ng war fighting sa pamamagitan ng iba't ibang mga liberation campaigns na kung saan ay naganap ito laban sa mga Spaniards at that time, ng mga Kastila, sa mga Amerikano, at maging doon sa pananakop ng mga Hapones. At ito ay nilalayin ito na magkaroon ng appreciation, deeper appreciation ng mga figures na kung saan ay nakipaglaban at that time ng iba't ibang mga liberation campaigns. At ika ngayon, somehow, makapagbalik tanaw dito sa mga nasabi ng kampanya. At bukod pa niyan ay naroon din yung mga milestones that mark the development of the Army as an organization, kabilang dyan yung Korean and Vietnam Wars na kung saan nakapagpadala tayo ng mga contingents of the Philippine Army. Siyempre, kanina nabanggit ko na nga yung
gallery of internal campaigns kung saan ay since nanindigan pa rin at naririyan matatag ang ating Philippine Army in defending the land at syempre securing the Filipino people ay naririyan yung mga ikangay dun sa gallery ngayon makikita nga yung mga internal campaigns ano yung kasama doon yung mga yung iba't ibang mga larawan o litrato at actually kung ako nagkakamala meron din mga iba pang mga artifacts kabilang din dyan ano, yung mga traditional role of war fighting of course kanina nabanggit ko na rin yan ano, at makikita rin doon yung mga humanitarian assistance and disaster response operations ano ang kabilang pa rin yan ang civil military operations and international defense and security engagements at ang peacekeeping kung mapapansin ano kung yung iba pa no na hindi pa nagbago doon nais ko lamang bigyan kayo ng somehow you could visualize ano yung gallery of revolutionary victories. Actually, this is the first floor ng headquarters. Makikita doon yung ano, no? Merong display of the different seals of the Philippine Army Major Units. Nariyan din, ano? Yung ating mga portions doon, ano? Naroroon yung may mga larawan tayo ni General Temer Ricarte. Tapos yung mga artifacts nga natin. Yung mga uniforme, lalo na yung uniforme noon, tulad ng Rayadillo. Yung larawan ni General Antonio Luna at ang iba't iba pang mga larawan din at the advancement of the Military Training Academy, yung Tiradores de la Muerte, Filipinas in the battlefield, ito yung ating mga kababaihan ano, na nakikipaglaban at that time, si Captain Juan Pajota, si Vicente Lucban at syempre ang Summer Stronghold, Gregorio del Pilar, ang Philippine Expeditionary Force to Korea, ang victory at Macahambus Hill, the Philippine Commonwealth Army, the Hunters ROTC Guerrillas, the Battle of Besang Pass, the Balahap Campaign, at ang Philippine Civic Action Group to Vietnam. Sa second floor naman, no, ito yung gallery of internal campaigns. Nariyan ang the Monarch Valley Campaign, Operation Thunderbolt and the Valor of Captain Ortiz, ang Special Operations Team, the Bold Experience Task Force Minion, Building Peace in Mindoro, Medal of Valor Awardee, kung saan ay siyempre no naroon o isa roon ay ang ating kinikilala o tinitingala natin na siya ngayon ay Major General na at the time na makamit niya ang Valor Award ay nasa rango pa lang siyang kapitan ito ay si Captain Cirilico Sabihana at kabilang pa rin ano, the fall of Camp Abubakar the Zamboanga Siege at ang Liberation of Marawi. Pero dito sa internal campaigns, ano, makikita nga dyan, yung humanitarian assistance and disaster response, iba pang mga civil military operations activities, ang international defense and security engagements, gayon din ang peacekeeping operations. So yan ay nailunsad noon namang nakaraang Lunes dito sa ating headquarters, Philippine Army, na pinangunahan ng ating namumunong general ng Bungkaihan, Lieutenant General Rolando Joselito D. Bautista. Mabanggit ko lamang din, ano, last week ay ginanap din ano ang isang soft launching natin ng Marawi murals ano doon ito sa mismong libingan ng mga bayani doon ay nagkaroon ng ribbon cutting and unveiling of the markers of the first and second murals ano diyan sa Marawi pilot area. Sa mga susunod na araw, ano, ay ating matutunghayan ang mismong kabuuan na ng ating Marawi pylon area. At syempre, no, yung kasing na-unveil pa lang ay murals 1 and 2 at susunod na po ang murals 3 and 4 at gayon din ang Marawi mural. Ayan. So, bukod pa riyan ano nabanggit ko nga no na tungkol doon sa Marawi somehow ano ay ginunita natin ang Marawi at yan ay idinaan po sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pag-aalay ng Bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier na pinangunahan nga po ng ating namumunong general Lieutenant General Bautista kasama po ang mga Marawi commanders at the time ano yung mga nagsilbi o naglingkod mismo sa
Marawi at the time of the Ayan at balikan po natin mamaya si Mama Karen Dabwa, no? Ito po yung ating caller for tonight na si Ma'am Karen Dabo po ang ating civil employee po ng Civil Military Operations Regiment. Ma'am, maraming salamat po. Ayan, at bumabalik na naman po siya. Hello? Yes, ma'am. Yes, oo. Medyo naputol tayo kanina. Okay. Ayan, ayan. Hello, ma'am. Hello? Oo. Medyo naputol tayo yes, kanina, ma'am. No? Oh, okay. Oo, but in any case, you know, anyway, ipagpapatuloy natin. Gaya ng akin nabanggit kanina, nung nagkaroon tayo ng wreath-laying ceremony, yes, dyan ma'am. Sa Tomb of the Unknown Soldier nung nakaraang Biyernes, ano? Mm-hmm. Kasama nga yung mga Marawi commanders, mm-hmm. yung mga former Marawi commanders, yes. Kasama o nagsilbi, o naglingkod no sa ilalim ng Joint Task Force Marawi yes. na kung saan ay ito ay dating pinamunuan ng ating namumunong General Lieutenant General Rolando Celito de Bautista. Mm-hmm. Nagkaroon din ano ng pagbibigay ng mga kaukulang Marawi Streamer o Marawi Liberation Streamer Award sa iba't ibang unit ng ating Philippine Army, mm-hmm. ng Philippine Air Force, Philippine Navy at maging sa Philippine Coast Guard. And of course, the Philippine National Police, yes. no? Ay nagkaroon din ng mga kanikamyang Marawi Liberation Streamer Award. Yes po. Okay, so bukod pa rin, ano, sa mga nabanggit ko, nais natin din pasalamatan, ano, itong ating mga hijab troopers yes, na nagsilbi no, sa Marawi. At syempre, no, recently lang ay nagkaroon tayo ng, kung di ako nagkakamali, ito ba yung ating, ito yung ating first batch ng hijab troopers na na-deploy muli sa Marawi, no? At kamakailan lamang ay nagbalik na sila, no? Apa. Dito sa atin. Apa. At syempre, nagkaroon din pa tayo ng second batch of hijab troopers na ipinadala pa rin sa Marawi kung saan ay recently din, nung Monday, you know, bilang bahagi ng ating flag raising ceremony, ay nagawaran sila ng military commendation medals. Mm. At yan ay para sa iba't ibang mga aktibidad, you know, na kung saan ay naging kabahagi itong ating mga taga, ano, no, itong ating mga miyembro ng hijab troopers. Mm. At siyempre pa, no, sa pagbibigay nila ng pagkakataon na ma-extend ano yung kanilang pagtulong hindi lamang doon sa iba pang mga kumbaga doon sa iba't ibang mga eskwelahan ano doon ayan okay so ngayon ano ay gaya na akin nabanggit ano ay kasalukuyan natin ginaganap ang Thanksgiving dinner at maya-maya lamang ay magkakaroon na o ipagpapatuloy na ang maikling palatuntunan ngayong gabi ito ay ang Thanksgiving dinner hosted by no less than that many general Philippine Army. Okay, so meantime, ano, yan muna ang maibabahagi natin direkta dito, no, sa punong hintilan ng ating hukbong katihan ng Pilipinas. At syempre pa, ito po ang inlingkod na si Carol Dabu para sa ating palatuntunang A Day with the Philippine Army. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, ma'am. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Yeah, ayan po ang ating caller ngayong gabi. Yun, medyo si Ma'am Karen Dabu, yeah. ano, ng Civil Military Operations Regiment. Civilian employee po natin. Ayan idol, po. Idol ko rin yan si ma'am. Idol. Parang namuldo ako dyan kay ma'am eh. Yes. At syempre, balikan natin yung mga karagdagang impormasyon regarding dito sa unit ng Civil Military Operations. Napakaganda po yung mga mithiin na ginagawa po ng ating CMO, ano? Yung mga tulong na ibinabahagi saan man sulok ng Pilipinas. Yung ginagawa nga CMO activities nitong ating CMO sa pamamagitan po at pinangunguna po ng regiment commander na si Colonel Browner. Ayan, maraming salamat po. At syempre, mabalik tayo dun partner sa naputol nating usapin kanina. Doon sa DER pala. And then doon nga sa DER, nabanggit kanina na madaming ang ginawa ang armed forces doon sa DER naman. At talagang ito'y sinang-ayunan. At pagkakalam ko, partner, ay nalaman ito ni President Duterte sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines, yung pagkakandak ng dear soldiers sa iba't ibang eskwelahan.
Okay, at syempre yung CIM mo augmentation teams no na yung personnel na pinapadala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung personnel of unit specializing on information support affairs na nag-share na this expertise in conceptualize isa product sa 10ID or tinatawag nating 10 Infantry Division yung mga na-deploy noong April 17 to 29, 2016. At and its brigade based on Davao City no regarding the Lumad killings by NPA no. Direct CMO training were conducted the equipped at 10ID personnel para mag CMO operation. Kaya napakarami po, napakarami pa po kayong malalaman at maibibigay namin mabahagi sa namin sa inyo ng mga impormasyon ukol sa ginagawa po ng ating mga kasundaluhan dito sa CMO, hindi lang po sa pang CMO no. At yung troops from 1st ID Infantry Division ano, yung 1st Infantry Division na nakabase po sa Mindanao, we're also augmented by a CMOR Information Support Affairs and Civil Affairs team to put support the first Infantry Brigade in Sulu no province nung 21 June and 2013 and August 2016 against the Abu Sayyaf group no atrocity through the production of ISA materials and the activities complemented by the medical and dental mission. Nag-conduct din po sila ng medical and dental mission dyan. As we as the distribution of 4,100 shoe boxes ngayon na tinalakay natin kanina na ipamahagi na rin po doon and to beneficiaries in the area ano, yun po yung mga beneficiaries na naibigay doon like nakandak ng pagbahagi binahagi po na show box at yung mga medical mission na na binigyan ng serbisyo publiko nitong ating mga kasundaluhan na na-assign po sa Mindanao. Ito po nga mga ito po mga kasundaluhan natin ng Philippine Army na nasa 1st Infantry Division. And syempre, mga kaibigan ano, balik tayo dun sa drug awareness ano. Mm-hmm. Ito po ang drug awareness is napalaking tulong po ito sa ating mga kababayan lalo po sa mga kabataan na nalululun po sa droga ano. Payo po namin sa mga nanay at tatay ano, ang tabayanan po natin ng ating mga anak upang hindi po sila malihis ng landas lalo na po sa mga anak natin nag-aaral, napakahirap po ng panahon ngayon na ma-involve po yung ating mga anak sa mga ganyang usapin lalo na po sa mga pagdating sa illegal drugs kasi napakahigpit po ng ating pamahalaan upang pinapatupad po ng ating lokal na pamahalaan ng pagsugpo po sa drugs dahil ayaw po ng ating presidente na lumaki po ang drug addiction dito sa Pilipinas. Oo, yun. So, talagang malaking tulong partner yung ginagawa ng Dear Soldiers natin. And then, talagang sinisikap nila para yung mga nasa elementary ay mamulat kagad at mabigyan ng awareness dito sa mga maling gawain. Bukod pa dun, Katropang Eric, hindi lang drugs din naman ang tinatalakay dito ng mga Dear Soldiers. Maging kung paano tumanggi, kung paano humindi doon sa mga bawal na gawain bilang isang mamamayan. Tama, napaka-importante. Hindi lamang yun paanong magsabi na, ay, ayoko dyan kasi drug addict yan. Kung paano nila pakisamahan yung mga nalululong sa droga at ilayo. Yes. Ayun. Bagkos yung pangatlo, yung tinuturong paggalang pa rin sa mga nakakatanda. Yes, at correct. Yung pang-apat na nalalaman namin, yung mambuli ka. Kasi, uso yun sa eskwela, yung mambuli ng mga kapwa mo estudyante noon dati. Mm. So yun, tinuturo din ng mga dear officer yun na kung paano at wag mambuli. Kung bubulihin ka, tinuturo din yun kung paano mo alisan, paano mo alisan kung paano ka bulihin at nang hindi naman pangit sa pag-alis mo dun sa mga bagay-bagay na ginagawa sa yung hindi maganda. So yun, tinuturo ng mga dear soldiers natin yan. Kaya talagang
Ito din eh, sub-sub din to sa mga sa trabaho. Kung may shoebox naman o may mga mascot-mascot tayo ang Philippine Army, may ginagawa rin itong Dear Soldiers. Hindi rin natutulog. Gumagawa din to ng lesson plan eh. Ngayon, nabulan nga kita minsan. Yun, eh. Gumagawa to ng mga lesson plan tsaka mga bagay-bagay na magiging hitik doon sa mga estudyante. Ayan. At syempre, nagpapasalamat tayo ano sa mga naturuan at natuto ano para maipsan or matawag nating maging aware sila sa mga ganitong usapan, itong drug awareness na ito, itong binabahagi po ng ating Philippine Army ano, itong DARE na ito na nagmula pa sa ibang lahi. Malaking bagay po ito upang ipa-implement po sa mga kabataan, hindi lang po sa mga kabataan kundi po sa mga nakakaalam o may edad na ano. Oo, itong drug abuse resistant education na tinatawag po or tinatawag pong DARE for short. Ito po sa pangunguna po ng Civil Military Operations Regiment. Yung unit na ito ang nagbabahagi upang ipamahagi po at ipaalam sa mga taong bayan ang kahalagahan hindi dapat tangkilikin yung mga ganitong aktibidades. Kaya panawagan namin po sa mga nakikinig at kung may nagsabi sa inyong mga anak na daddy, mommy, may sundalo pong nagtuturo sa amin, huwag nyo pong naman po sanang pagbawalan at talaga naman pong wala naman pong masamang intensyon ng inyong armed forces kundi panalatihing mabuti at maayos ang ating Pilipinas. Ayun. Segue muna tayo mga katropa, binabati natin yung mga lalo yung 525 engineering. Yan, nakikinig yan sila sa atin, yung mga class 239. Tsaka yung class ng mga 86 saka mga 8887. Ayan. Nandiyan din 145 yan. Ayan. So shout out po sa mga nakikinig at din sa mga kaibigan namin. Sila Kaes, sila Arjan, and then sila Bong. Tracy. Sila Tracy. Tracy. Yan, Tracy, nandyan. Tracy Mars. Hello, Tracy. Ayun, sa mga kaibigan namin, sila Aileen, Gako. Yan. Doon. At syempre, yung Civil Military Operations Regiment personnel. Oo, yan, mga Civil Military Regiment personnel. Simulan natin kay First Sergeant. Yes, kay... nangungunang... Master Sergeant. Alan Espiritu. Yeah. Yeah. Magandang gabi, sir. Sa ating Sergeant Major. Ayan si... Sergeant Major Habina, sir. At sa Sergeant Major ng Batalyon, SM Talusig, sir. Yeah. Kay yes, First Herrera. Yes, magandang gabi po. Sa ating Batalyon Commander. Sa ating Batalyon Commander, si Colonel. Colonel Andres. Soriano, sir. Soriano. Si Ma'am, sir. Major. At si Ma'am Tan, yung ating deputy commander. Sila yung commander ng ano. Alam niyo mga katropa, sila yung napakagaling na namumuno sa Civil Military Operations Regiment. Sila yung pinaka... Walang doubt. Yung sila yung pinaka... isa sa utak. Ano? Utak sa pagiging CMO ng mga... Para maipamahagi sa taong bayan yung dapat na magagandang ehemplo at activities na ibinabahagi ng mga kasundaluhan natin. Ayun po. Sila po hindi lamang po ang pang sundalo ay pang gera-gera. At hindi po, hindi lamang po ganun po mga kaibigan. Po, sa other way po ay ang sundalo po ay may gininto ang puso din naman. Sabi nga nila, jack of all trades. Jack of all trades. Yeah. Kaya gawin lahat. Kaya gawin lahat. Barbero. Barbero. Ano ba? Kusinero. Kusinero. Ayan, driver. Driver. Speaker. Speaker. Madami. Madami. IT expert. IT expert. Ayan, madami. Halos lahat. Ayan. Ano pa ba hindi kayang gawin yung sundalo? Wala. Kaya lahat. Wala, kaya lahat. Halos lahat. Halos lahat kayang gawin. At syempre, madako naman po tayo sa Little Free Library. Ano yan? Little Free Library. Oo. Katropang Eric, ano yung Little Free Library? Maibahagi naman natin sa yung, kanila. Yung ginagawa po nito sa Civil Military Operations Regiment by another history naman po in foreign partnership with the Little Free Library. Ano? Which was started by Mr. Tud. Ayan. Mr. Tud Bull ano in 2009 in the United States. Its concept revolves on book sharing ano and development nurture the culture of reading. Ayan. Itong ating Philippine Army po and Little Free Library was formally launched at the Philippine Army General Hospital to address the boredom of confined soldiers
as well as caretakers ano at ng civil military operation or CMOR hope to replicate the program and different army units nationwide. Yeah. Yan, bibigyan kita ng background yung Katropang Eric ha. Itong pre-library na to, ito yung mga libro na doon base yung mga libro ng mga nakalagay ng libro dito. Yun ano, yun yung mga career nila. Mm. Kung anong career nila, kunwari nasa ano ka lang ano, yung career mo. Pwede ka mamili doon, magbasa-basa ka, parang ni-review mo ang sarili mo. At the same time, meron siya doon mga libro na kung nag-aaral kay yung mga may mga sundalo kasi nag-aaral pa sa mga universities eh, yung gusto nilang magmasteral. So meron mga libro doon sa kaya may pre-library, meron mga libro yung mga kailangan libro, mamimili lang sila kung ano yon. Kaya pwede bang iuwi yan o pwedeng basahin lang? Actually partner ko ano, mga katropa natin ano. Ang dami-daming libro doon sa regiment na binabahagi ngayon. Ito 'yung nanggagaling sa mga partners natin. Oo, 'yun. Nakita ko 'yan sa lobby. So yes. Hinahauling ito sa mga lugar na kung saan nagdo-donate ng mga libro. Ibinabahagi naman natin ano, pinapadala sa Mindanao o like for example sa Marawi ano. Mm. Kasi ang daming mga bata na kailangang mabigyan o maipsan 'yung pangangailangan nila na para man lang maaliw nila 'yung mga oras nila na para matutukan 'yung isang so pinalawak siya katropa, pinalawak siya. Hindi lang naman sa ano to eh, hindi lang naman sa mga ospital ang tumakikita. Sa mga ano, umabot na rin siya ng Luzon and Visayas. So ano na siya, 'yung ginawa 'yung ano na to, 'yung pre-library na to, para lang pa, hindi pa sundalo sa as a whole. So pag may mga madaanan kayong mga private ano, may makikita 'yung mga pre-library. Pwede siya, wala po siyang bayad. Wala siya. Libre niya, libre niya basahin. Pero hindi niyo pwedeng iuwi. Doon lang siya. Siyempre, baka may dadaan na naman, mapatambay, mabasa niya rin. Di ba? At least na, nakakatulong tayo. Another innovation na naman yan, ng unit another natin. Another innovation. Yeah. At talagang parang superhero na yata mga, yung talagang mga innovation, mga outside of the box na yung mga naisip talaga ng mga commander natin. Para lang makatulong. Para lang makatulong. Para makatulong. Yung ano, yung kung bibigyan nyo, yung pinaka latest innovation na nangyari, yung battle doon sa ano sa Marawi, yung ilagay sa sinulog doon sa another innovation. So paano ka nga naman, hindi ka naman makakasugod doon kasi umuulan ng mga bala. So ano pa ang huwi mo? Siyempre, maglalagay ka ng battle doon sa ano. Yung message doon sa may battle, ihulog mo na di sakto na napulot. Ang dami kaya. Diba? Okay. Ang gandami mga result, magaling. Ayan. Doon sa production development naman at Katropang Eric, ano naman namang nilalaman nito ulit? Yung product development with line units, ano, ito yung tinatawag natin na Civil Military Operations Regiment, no, expertise na video production has been generously shared with the CMO practitioner from 2nd Infantry Division. Ito yung Task Force Davao at saka itong 2nd or 3rd Infantry Brigade and 401st Infantry Brigade and Mechanized Infantry Division to name of a few ano, and the unit also helped out of the video production of ISA product. With the outbreak ano of Marawi siege, the Philippine Army Truth CMOR in operation with stakeholder lunch or tinatawag natin na hashtag Ogop Marawi to help out of a collection of relief goods no for Marawi populace. Ito po ay umabot ng 3,700 kilograms of shoeboxes for distributed of part of the project shoebox for the populace as well as for the soldiers. Ayun. Yeah. Marami. At eventually, CMO troops were deployed, ano? Loudspeaker operation helping out instructing displaced resident on what to do as well as Maoti terrorist group to surrender. Ayan. Combat camera teams natin. Ano, isa ito sa pinakamahalaga sa lahat. Oo. Yung nakikita ng sambayan ng Pilipino, yung mga nakikita ng sa Facebook, yung mga videos and photos is binabahagi din natin sa iba't ibang media. Dito media upang ma-show talaga at makita ng mga kung ano yung nangyari sa loob. Sa loob. Yun ang walang media na nakapasok kundi yung combat. Combat camera ng ating CMO. Pero delikado yun, partner, ha? Kasi wala silang laban doon kasi flash at click lang yun sila. Flash click lang sila. Yung combat camera teams natin, ito yung documenting what emergency event of
the siege. Mm. Ito yung napaka-importante at napakahalaga talaga mga katropa. Tama. Yung naiabot sa at inyo. Alam ko partner na interview pa yan sila ng mainstream media, 'di ba? Channel Jessica So siguro. Kung di lang kakamali siguro Jessica So Charles. Talagang malaking roles yung mga nabanggit mo partner, yung loudspeaker operator and then everyone. Yung sa combat camera. Mm. Lahat naman, yeah. Lahat. Malaki na yung bag nung ano. Siguro lang dito ano lang natin pino-promote lang natin din kasi talaga ang Philippine Army na this is the new Philippine Army. Pinapaabot natin yung mga ginagawa po ng ating Philippine Army hindi lamang po panggera upang mabigyan po kayo ng dagdag kaalaman sa mga ginagawa sa loob at labas nitong ating bansa kung saan pagbahagi ng impormasyon or hindi man impormasyon upang matulungan po ang mga kababayan natin like mapakalamidad man or mapagera man ay ang importante ay magtulungan pa rin, magtulungan. Mm. Ibahagi po natin, i-share po natin ang ating blessings sa mga kababayan natin lalo na po sa mga taong bayan, sa mga kababayan nating Pilipino. At kailangan po 'yan na magkaisa po tayo sa panahon ngayon kasi napakahirap po na baliwalain natin yung mga bagay. Kung kayo po yung mga nalalaman na mga hindi ka nais sa inyong lugar, agad po ninyong ipaalam sa mga otoridad. Like for example, nandiyan po ang PNP natin, ang Philippine National Police, ang mga barangay tanod, Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, sila po ang makakatulong sa atin. Ating mga barangay official, mga local official. Oo. Siyempre sa pakikipagtulungan partners, mga katropa, nitong LGU o local government unit, isa din sila sa mga nagbibigay bahagi nitong tulong upang maipsan ang pangangailangan ng mga kababayan nating kapuspalad, lalo na sa mga oras ng kalamidad. Ayun. Partner, yung ano pala, JTF Tabang, ano bang tinutulong naman nito sa Armed Forces? Ano ba yung Joint Task Force Group Tabang pala? Oo, baliktad na ngayon. Ikaw na yung ano. Yung pala yun. Oo. Itong Joint Task Force Tabang, ano? As eternally, replace person was taken advantage of some group, no? With the personal interest and that need, but at stop of the whatever connection, or IDPs, we have with the terrorist group, ano? O ito, nandito yung ating Joint Task Force Group Tabang or JTF, ano? Kasama dyan yung Joint Task Force Marawi, halos isa lang yan sila partner. Was organized by Armed Forces of the Philippines. Nandyan yung Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marines. At syempre, yung ating napaka-aktibong unit talaga sa mga kalamidad, nandyan yung Philippine sa Philippine Army Unit, yung Civil Military Operations Regiment at the helm. Yan. Ang JTF Tabang has worked on with the engagement with the stakeholders, non-government organization or NGO, non-government agencies, local government unit and local government agencies, Katropang Jajo. And in Marawi for the purpose of alleviating the flight and or the local population na at lalo na dun sa mga evacuees natin in a different areas at yung JTG nga has been the LGU's partner for IDPs. So yung tulungan yung nakita ko sa yung pagtutulungan ng local governments tsaka ng Armed Forces of the Philippines yung during war. tandem sila ito talagang yung buhos yung support ng mga LGUs ang mga tropa rin nating mga army, syempre talagang habang bugso ng mga ano yun, ng mga relief goods ng mga ano, talagang ang mga army bit din buhat. Alam mo yung nangyari doon katropang tor, ang laki na nakakataba ng puso kasi alam mo yun, nung nagaganap yung Marawi siege na yun, pumutok yun nung May 23 ba? 23 ano? After that ang daming nagsigbusuan din na tulong from Manila, Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, halos nagkakaisa. Mga yung mga nag-support din galing iba bansa,
dating na nagpadating ng tulong. So mag-iisang taon na rin siya. Oo. Halos matatapos na rin. Kahit hirap yung mga kasundaluhan natin, natutuwa yung mga kasundaluhan natin kasi hindi hindi magsaalang-alang yung kasundaluhan natin bawiin. Kahit mapagod sila. Uh-huh. Wala, hindi. Kasi ang mapasalamatan ang sundalo, second prize lang yun eh. Second uh-huh. prize na sa atin mapasalamatan tayo. Second prize. Uh-huh. Second prize. Ang sa atin talaga, ang first sabang. Natin. Ma-liberate ang mga lugar. Na, okay. Nakakataba kasi nandyan yung stakeholders, yung mga NGOs, good. Mga non-government organizations, yung non-government agencies, local government unions, and local government agencies. Napakasarap kasi kahit sa ganun nangyari sa Marawi, hindi naman natin hiningi yung mga ganung pangyayari isa. Marami pa rin yung tumulong, marami nag-pray. Marami nag-pray, yan. Oh, yun ang pinaka-importante sa lahat, yung pagdadasal. Kasi kailangan yan ng tao. Actually, nagkaroon tayo ng himno ng hukbong katihang ng Pilipinas. Eh. Ayun ang inano ni Vice Commander kasama din sa Major General Danilo Chad no, ng AFP. At syempre, naatasang direkta ng command na si Lieutenant Colonel Celestial. Ano? At syempre, mga katropa, no? Ito yung ginagawa po na it has taken charge of the Joint Civil Military Operations Company consists of the women in uniform, no? From the Army, Air Force, and the Police. And yung mga ginagawa po ng ating kasundaluhan is a sa mga gusto pong makipag-partner sa ating government ano lalo na sa ating mga lalo na po sa Armed Forces of the Philippines is bukas po yung ating AAP o yung Philippine Army or Civil Military Operations Regiment sa mga gagawin pang activities para po sa ating mga kababayan na magkaroon po tayo ng mapanatili pong pagkakaisa natin para sa bawat Pilipino itong pagmamahagi po like ng medical mission, di ba? Napakasarap isipin mga kababayan na nagkakaisa po ang bawat Pilipino pagdating po sa mga usapang kalamidad, pangangailangan. Masyado tayong mga Pilipino kasi masyadong ano, emotion. Emotion ay generous. Hospitable. Yes. Ugaling Pinoy, ha? Matulungin. Ay, marunong ugaling Pinoy 'yan. 'Yan talagang ugaling Pinoy. Hmm. Ano ba ang mga hindi dapat na ugaling Pinoy? Katropang ano? Sus, dapat. Mas? Ikaw sumagot. Siyempre, dapat talaga, totoo ka dapat lagi sa sarili mo. Yes. Yan. Mapagpasensya. Mapagpasensya ka, yan. Matulungin. Ayan. Dapat, kailangan talaga ang napaka-importante is maging matulungin ka sa kapwa mo. Lingunin mo yung kapwa mo. Dapat talaga, ang ugaling Pinoy, walang hining kapalit. Yes. Pagtumulong. Napakasarap yan. Pagkat meron. Isang kagaya ng mga sundalo natin. Pag tumutulong, walang hinihinging kapalit 'yan. At ugaling Pilipino oo, 'yan. Yan. Tapos walang isinasayang na buhay 'yan. Buhay nilang iaalay nila para lang lamang doon sa mga mamamayang Pilipino. 'Yun nga partner, 'yung nangyari sa Marawi ano, napaka saklap mang isipin 'yung pangyayari doon, pero tapos na rin. At least papaano na-recovered na naman. Na-recover na ng ating mga tropa doon. At 'yun, dahil doon, 'yung 12 natin. Battalion, CMO 12 Battalion ay na-deploy to. Na-deploy doon. Ayan, lahat po ng personnel ng 12 CMO Battalion, binabati po namin. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo diyan at ingat-ingat lang diyan at huwag kain ng masyadong prutas kasi madaming prutas doon eh. Marami. Ang sarap doon. Gaganda ang kutis sila doon. Malamig. Malamig. Tsaka yung ginagawa ng tropa natin doon is distributed leaflets eh. At tsaka yung show films. Yung mga film showing. Yeah. That will give out information for the evacuees regarding the effect of terrorism yung nangyari doon. And why such a complex track and the Islamic city. So yun ayan. Talagang magigiting ng mga 12 CMO Battalion. Nandun sila. Hanggang sa ngayon. Saludo tayo dyan, saludo. Yes. Hanggang ngayon mga katropa, nandun pa po ang ating mga kapulisan, mga Armed Forces of the Philippines para tulungan po ang mga evacuees hanggang sa ngayon. Apo. Kasi nasa term na sila ng pag-reconstruct ng mga. Yun. May dagdag ko lang mga tropa, no?
hindi lamang porket tapos na ang gera sa marami ay wala na rin ang mga uniform personnel doon. Mm-hmm. Yun po ay hindi po. Hanggang sa ngayon po ay tumutulong pa rin po ang ating mga local government unit, LGO, NGOs at saka government agency, local government, non-government agencies, local government unit. Nandoon pa sila para nandoon pa sila sa pangangailangan. Tingnan mo, isang taon na silang tumutulong doon. Baka si pagano. Walang hinihingin kapalit yan. Wala, hinihingin nilang lumayo sa kanilang pamilya para tumulong sa mga nangangailangan. Sa pangangailangan nila, nandyan pa rin ang taong bayan talaga. Oh, siyempre, katulong nila ang mga local LGO doon. Hindi naman lang naman ang armed forces nandun. Eh. Siyempre, katulong ang mga mayors, barangay captains, and, mga civilian, pulong mga civilian, civilian. Mga civilian volunteers. Yeah. Ang dami nandun, yan. Engagement with the evacuees. Ito is emotional, ano, physical burden and going through since arrived their homes. Yung mga ginagawa po doon ng ating mga tropa. And now, the Marawi, ano, that Marawi has been liberated from terrorism. Yeah. Yung CMO troops natin na under by Joint Task Group, Joint Task Force. Joint Task Force. Joint Task Force, sorry. Mm-hmm. Tabang, no, mm-hmm. will remain and be one to assist the rehabilitation effort. Yeah. Nabanggit mo, Katropang Eric, yung rehabilitation. Ito yung mas mahirap. Mas mahirap na pa. Ayaw, madaming proseso. Madaming proseso ito eh. Ito yung rehabilitation. Ito kasi yung pagbangon muli. Pagbangon. Mm. Kasi, nga naman, sa laki na pinsala na nangyari din sa ano. Although wala namang gumusto na ganun na mangyaring lugar. Dapat talagang ano eh. So ngayon, ginagawa ng government, partner lang to. Rehabilitation. Yung rehabilitation nila. So magandang plan. So siguro pag natapos to maganda rin. Maganda yan yung isang... ugaling Pinoy na may nasira, babalikan at itatayo. Yan. Ito po yung mga katulong po natin sa mga pag-rehabilitation muli ang inyong armed forces at ang lahat po ng uniform personnel sa mga eryang apektado doon po sa Marawi. At lalo-lalo na ang muli ang 12 CMO Battalion. Wow. Binabati rin namin, baka magtampo. 11 CMO Battalion personnel. 11 po. Yung 11 CMO CMO Battalion personnel ay mga nakikinig. Headed by Colonel Benabe. Yan. Yes. Sir, good evening. Saludo rin kami sa iyo. At syempre, in all this, no, ang Civil Military Operations Regiment passionately performed its mission contributing is to share in the mandate of the Philippine Army in serving the people, securing the land. Samantala, atin pong pasalamatan ang Civil Military Operations Service ng Armed Forces of the Philippines sa pamumuno po ni Major General Benvenido R. Dautin Jr. at ng mga ating katropang radio station manager si Colonel Alvin Maneha. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, sir, po sa inyong lahat. Din po para sa inyo. Yan. Yun na, uy. Paano? Si Sir Panganiban. Yan, batiin din natin Sir Panganiban. Ayun, Sir Panganiban. Dati kong commander to, sir. So, snappy. The best. So, good evening, sir. Good evening, sir. Salamat din sa pag-accept. Mga kaibigan natin dyan na nakikinig pa rin at patuloy na makinig at pumiling kumakain habang nakikinig. Siyempre, sa palala sa mga chuper, no? sa mga driver, sa mga tricycle driver, mag-ingat po tayo sa pagbabiyahe, lalo na ngayon, Friday. It's a fly day, mga kaibigan. Friday. Po tayo, lalo na sa mga kababaihan na umuuwi po. Ano? Mag-ingat po tayo sa traffic. Nako, napaka- yung mga nakamotor. Yan. Yes, iwasan ingat tayo parang singit-singit kasi mamaya is magkaroon tayo ng hindi inaasahang pangyayari. Lagi pong mag-ano, lagi umiwa. Pong gumawa. Umiwas din sa ano sa matataong lugar. Yung syempre baka ma... Ano kayo, may snatch ba? May nag-comment dito sa Facebook Live natin kay Sir Aklan, pa-comment daw sa kanyang CMO set. Yes, sir. Sa area, nasa area sila ngayon. Aba, ganun talaga kasipag talaga. Masipag daw. Ito si Sir Aklan, is nasa Basilan, tama? Basilan. Ayan. Na-deploy. Na-deploy sila. Yung team na magtuturo naman doon sa... First Division. Yon. So, binabati po namin lahat po ng tropang CMO dyan sa Basilan. Yan. Sir Aklan, sir. Magandang gabi po. At led by Major. Kaya mo yan. si Batayon Estri natin, si Sir. Sir.
Sige, mag-spell tayo. Nakalimutan mo na, no? Sige. Gwapo yun. Matangkad. Matangkad. Sige, isa-isa natin, ha? Gwapo, matangkad. Sino siya? Snappy. Snappy, syempre. Gibin niya Snappy. Gwapo, singkit matangkad. Mata. Singkit mata, matangkad. Diba? Sino siya? Sino siya? Ang sasagot ay si Tropang Eric. Tropang Eric, kilala niya yan. Sino? Tropang Eric, yung na-deploy na, no? Pero huwag na. Ayun. Siyempre, bago pa man ang lahat, ano, pasalamatan po natin ng DW, bumubuo po ng DWDD 1134 kHz. Mm. Kayo po ay umantabay lagi dito sa ating programa tuwing Friday, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, ano. Ayun. Po. At siyempre po, kami po ay magbabalik makalipas po ang ilang minuto. Pangalan niya matangkad. Stash. Oh, si Sir Lanusa. Din ako. Si Sir Lanusa. Bati mo daw, Seb Combo. Alam ko sina pamilya sa kanila. Yan. Balik na tayo kasi 15 minutes na lang. Hindi, nagka-pay tayo. Marami. Darating din ang isang dapit hapon
Yes, kami po ay nagbabalik dito sa DWDD 1134 kHz dito po sa Katropa mo, iba tayo. Ayan, siyempre pasalamatan po natin lahat yung mga taga DWDD at siyempre sa mga katropa natin na nakikinig ngayon. At sa, siyempre sa katropa ko, mga katropa natin na nandito, ang ating katropang si Jajo at saka si katropang Thor, no? Sa ngalan po ng ating namumunong heneral na si Lieutenant General Rolando Osilito D. Bautista po sa ating regiment commander. Kami binabati po namin kayo na magandang gabi. At siyempre yung taga CMO regiment personnel po. At kay Colonel Romeo S. Browner yung ating regiment commander. Ng CMO. Yes, mga opisyal, kawal at kawaning sibilyan ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ano? Ayun. So binabati rin namin sila, yung mga masugid na nanood sa ating Facebook Live. Si Sir Aklan at si Captain Major Estacio. Yan. Medyo nagalit yata si Sir Estacio. Binitin lang namin yun, sir. Binitin lang namin yun, sir. Pero yan talaga yung ano mo, sir, sangkad, matipuno, no, matangkad. Shout out din pala sa Seb Combo. Seb nakikinig Combo, sila. Yan. Yan. Sila. Lalo yung baista nila dyan, si Francis. Magaling yan. Magaling. Yan, gwapo yun daw eh, sabi niya. Gwapo. Pero yung ano, yung isa rin, yung gitarista ng Seban, yung Lanusa. Shout out din sa mga kaibigan ko nung high school, tsaka kabatch ko. Yes. Ayan, sa maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa amin. Kila ano, sa mga kabatch ko rin nung ano, college. Eh. Kasi inabangan talaga, first time eh, nakita nila first time. Inabangan talaga tayo. Patuloy po kayong tumutok kada... Yes, tumutok po kayo dito sa amin na dito sa 1134 kHz DWDD tuwing alas 6 hanggang alas 8 ng gabi dito po sa ating pinamagatang A Day with the Philippine Army. Ngayong gabi, ano, maraming salamat po. At syempre, ako po ang inyong anchor ngayong gabi, si Katropang Eric. At anchor na si... Katropang Tor at angkor na si Tropang Jajo. It's isabay niyo po muli kami sa Bernes sa inyong hapunan. At syempre pasalamatan natin, pinapasalamatan po namin yung mga teknisya natin. Ayan, kay Sir Pogi. Katropang si Katropang Leonard na. Ayan. Ayan, magandang gabi po sa lahat. At ingat po tayong lahat. Maraming po salamat. God bless. God bless. Happy weekend po sa lahat. UWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo po ay nakikinig dito sa DWDD 1134 kHz. Katropa mo, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapistana ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Time check, 7:59 in the evening.